So yan, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So mga kababayan, alam nyo ba, si Sara Duterte po nagsalita na. So sinabi niya dito kung ano ba yung pinakarason kung bakit siya nag-resign bilang DepEd Secretary. So tingnan nyo mga kababayan, no? Palaging late reaction ito, no? Dati pa siya tinatanong kung bakit siya nag-resign, ngayon lang siya sumagot. O, di ba? Napaka-immature talaga to, no? So ang sabi ni Sara Duterte, no? Pakita ko na lang dyan. So ang sabi ni Sara dito, budget issues forced me to resign, Sara reveals. Okay. So ngayon, ang isa sa pinaka-problema ni Sara Duterte kung bakit siya nag-resign, syempre, as usual, pera. Di ba? Mukha ka talagang pera. Budget daw eh. So, to be fair, sige, basahin natin, no? Sabi dito, Vice President Sara Duterte said issues over the budget allocation for the Department of Education were among the reason she resigned from the cabinet of President Ferdinand Marcos Jr. In television interview aired on Thursday kahapon, Duterte said that while she is not ready to fully explain the real issue cause of her resignation as Education Secretary, she said she believed that the 2024 GAA, no, General Appropriation Act, was not properly handled. Oh, so ito. So ngayon, nasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, hindi niya pa raw kayang explain sa ngayon. So as usual, mga kababayan, typical na Sara Duterte, hindi marunong mag-explain. So ngayon, ang problema ni Sara Duterte is yung DepEd. Yung budget sa DepEd. Yung GAA. Kasi mga kababayan, itong GAA, mga kababayan, every year po niririnyo ito. At ito po ay pinipirmahan ng presidente. So yung budget, mag-allocate ng presidente, and then dadaan ito sa Congress, sa House, at saka sa Senate. And then kapag naaprubahan, babagsakan ka ng budget. So ngayon, ang problema ni Sara Palan kung bakit siya nag-resign is yung budget, is yung GAA. So una mga kababayan, no, ito medyo bullshit lang to, no. Una sa lahat, si Sara Duterte po yung DepEd Secretary noong panahon na yon. For example, binigyan po si Sara Duterte ng 800 billion pesos. So kung tutuusin mga kababayan, kung talagang mahusay kang public servant, kaya mo nang gamitin yung binigay po na budget sa iyo nung last year sa tamang paraan. Okay, tingnan natin ha. Hanapin natin, no. So magkano ba yung budget ng DepEd noong 2024? Hanapin natin. Oh, so ito pala, oh, pakita ko sa inyo, no. Na 924.7 billion. Almost a trillion, mga kababayan. Almost a trillion po ang budget ng DepEd, ang budget ni Sara Duterte nung siya yung secretary ng DepEd ngayong 2024. So ngayon, anong nirereklamo ni Sara Duterte na hindi maganda yung GAA mo, hindi maganda yung budget mo? Eh, 900, pangalawa ka sa pinakamataas ata eh. Kaya yun, no? So actually, ikaw pala pinakamataas eh. Isipin mo ha, ikaw ang may pinakamataas na budget ngayong 2024. Meron kang 927.7 billion, tapos yung DPWH ay merong 822.2 billion. So DepEd po ang pinakamataas po na budget. So ang problema ni Sara Duterte, budget. Kung hindi ka ba naman bobo, di ba? Boba ka talaga, no? Ako mga kababayan, no? Napapansin ko lang po talaga, no? The more na nagsasalita si Sara Duterte, parang napapansin ko lang po talaga, no, na meron siyang mildly sign ng retardation. Parang meron, parang pumipitik talaga eh, pagiging retarded ni Sara Duterte eh. Isipin mo, di ba? Ikaw ang pinaka may mataas na budget sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang reklamo mo pa kung bakit ka nag-resign budget. O, di ba? O. So, tingnan nyo ito mga kababayan, no? Toto. So ito mga kababayan, no, panoorin nyo po yung statement ni Sara Duterte. May video dito. Sige. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siya kategorya. Merong personal, sa aming dalawa lang. Merong DepEd. Merong budget. Merong sa bayan din. So medyo mahaba yung listahan. And sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na okay para isa-isahin. Yun. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung asaan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ang budget
ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. At wala akong nakitang pagbabago. Ha? Ano? Kaya, sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay... Oh, so yun mga kababayan, no? So dito pinakita natin, no? So ang sabi ni Sara Duterte, di ba? Yung nangyari daw po ngayong 2024 budget ay hindi na raw ito mauulit sa 2025. So ang ginawa ni Sara, nag-resign. Bobo talaga, no? Kasi mga kababayan, no, sabi ko sa inyo, eh, naniniwala talaga ako dito, eh, na ang isa po talaga sa mga reason kung bakit nag-resign si Sara Duterte, kasi malapit na po yung budget hearing. At kapag merong budget hearing, mga kababayan, napapahiya lang po si Sara. Totoo yun, di ba? Naalala nyo, di ba? Nung tinatanong si Sara Duterte regarding dun sa internet, hindi niya alam yung sagot. Ang sabi niya pa, time out, di ba? Yung pinasagot niya pa, yung mga USEC niya. So, ibig sabihin nun, wala kang alam. Madam Chair, USEC Mempin will answer the question. So, ngayon, dahil po sa kahihiyan po na yan na dinahanas ni Sara Duterte, nag-resign bilang DepEd. Kasi ayan ang sabi niya dito, eh. Hindi na mauulit yan sa 2025 budget. So, ginawa mo, nag-resign ka. Kasi mga ka-streetwise, no, ito ha, para sa akin, napakalabo na sabihin ni Sara Duterte na ang problema niya talaga is yung GAA. Kasi mga ka-streetwise, no, yung GAA po na yan, dinidefend mo yan, dinidepensahan mo yan sa Senado at saka sa Kongreso. Oh, last year, di ba? Last year, party ka pa ng Uniteam. So, sumusuporta sa'yo dito yung mga congressman at senador. So, ang point dito, bakit hindi mo pinaglaban sa budget hearing yung gusto mong appropriation? Tagtad ka ng suporta sa Kongreso at saka sa Senado nun. So, ibig sabihin nun mga kababayan, meron kang gusto, meron gusto si Sara Duterte, at hindi niya po ito na ipagtanggol sa hearing. So, hindi na ibigay sa kanya kung saan ilalagay yung pera. Pero ang malinaw dito mga kababayan, 924 billion pesos, almost 1 trillion po, no? I think 30% ng budget ng Pilipinas, ng buong Pilipinas, sa loob ng isang taon napunta po sa DepEd. Tapos ang problema ni Sara Duterte, budget, kaya siya nag-resign. Diyos ko. Parang nalalabuan talaga ako, no? So ngayon, syempre, kapag may mga ganyang klaseng mga kabobohan, may mga congressman pong sumasagot. At isa na nga po dito, si Congressman Bungalon. So sabi ni Congressman Bungalon, no, ito basahin lang natin, ha? Sabi dito, okay, Bungalon, sinita, intriga ni BP Sara sa DepEd budget. Bakit ngayon lang? Ayan nga yung point, eh. Bakit ngayon lang, di ba? Kinwestiyon ni House Assistant Majority Leader, ako, Bicol Party List, Jill Bungalon, ang timing ng umano'y maling paggamit ni VP Sara Duterte ng budget ng Department of Education nung siya ay kalihim nito. Di ba? Kinwestiyon ni House Assistant Majority Leader, ako, Bicol Party List, Representative Jill Bungalon, ang timing ng umano'y maling paggamit ni Sara Duterte ng budget ng Department of Education nung siya ang kalihim nito. So ito yung statement ni Jill Bungalon, no? Aniya, nung hawak pa ni Duterte ang DepEd, puro undersecretaries lang ang nasasalita para sa kanya. O di ba tama naman, di ba? What's wrong? You never mentioned anything like that before, in fact. It was mostly your undersecretaries who were speaking, making it seems like you weren't aware of what was happening in DepEd. Pahayag nga po ni Jill Bungalon. Diba? Alam naman po natin mga kababayan, no? Nung si Sara Duterte po yung naging DepEd, yung DepEd secretary, diba? Minsan na nga lang nagsalita, pinagtawanan pa. Ganyan po siya kaboba. Sabi ko nga sa inyo, parang may ganun, eh. Diba? Kapag may problema ang DepEd, ang sumasagot, USEC. Kapag merong trabaho, ang sumasagot, USEC. Kapag merong kontrobersiya sa DepEd, ang kumikilos, USEC. So, nasan ka nun? Tapos ngayon, biglang magbabanggit si Sara Duterte na ang problema talaga dito, budget. Budget ang problema dito. In the first place nga, hindi ka nga nagsasalita nun.
boba. So yun, no? So mixing content lang ito, mga kababayan. So kayo po, anong masabi nyo nga po dito, no? Sa katangahan na naman ni Sara Duterte. So parang anlabo kasi, no? Magrereklamo ka ng budget, pero ikaw naman ang may pinakamalaking budget sa buong ahensya po ng gobyerno. Tapos kung ang reklamo mo naman ay GAA, yung appropriation ng budget, yan tanong dito, bakit hindi ka nagsalita nung panahon na yun? Bakit hindi ka nagsalita nung ikaw yung DepEd, hindi mo pinaglaban yung gusto mo at yung pinapasagot mo lang naman is yung mga USEC mo. Tapos ngayon, bigla ka magbibida-bida. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, eh, the more na nagsasalita si Sara Duterte, the more na nahalata natin na siya po ay merong sinyales ng mild retardation. Di ba? So yun mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then mga ka-streetways, so, sa hindi pa po nakakapag-like, palagtan lang po ng video po na to. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you.